Hello, hello. Magandang araw. Ito na naman. Ito yung video ni Maharlika na malapit ng malapit ng ibobuking daw ni Attorney Glenn Chong si Liza Marcos. Ay, abangan natin yan, mga taong bayan. Kasi siyempre, si Glenn Chong ang nakakaalam about sa Smart Magic. Kasi yung sabi ni Maharlika, si Liza Marcos pala, kaya pala nananalo si BBM. Dahil nakikipag-usap sa Smart Magic. Yun. Kaya pala yung may post si Attorney Glenn Chong noong nakaraang araw, na I know what you did last summer. Abangan ang pagbubuking ni Glenn Chong kay Liza Araneta. Panoorin niyo itong video na sasabihin ni Maharlika. Okay? Alright. Saan na yung pinos ni Attorney Glenn Chong ba? Saan man yun? Masa, punta ko kay Maharlika. Maharlika page, okay? Kasi senior ko yon. Ang sabi ni Edith, ang una niyang pinost actually. Okay, sana yon. Una niyang pinost, I know what you did last summer. I know what diba? You did last summer. Display natin yan. I know what you did last summer ni Attorney Glenn Chong. So I, referring siya yon. I know, alam niya what you did, ang ginawa nino nung tornador na si Brutus. Sino si Brutus sa makabagong panahon? Si Lisa, si Bongbong, I don't know. No. Maybe I know. Diba? I know what you did last summer. Last summer is the election time. Yes. Election season. Inano niya dyan, March. March, diba? That was bakbakan tayo ng bonggang bongga, diba? So I hope, Glenn Chong will speak. Ayaw ko naman patumpik-tumpik pa. Magsalita ka na kasi Glenn Chong. Para dahil kilala niyo naman ako, na lumaban po ako sa electoral protest. I mean, I say lumaban, kasama not only me na lumaban sa electoral protest ni BBM against kay Lenny Robredo noong 2016. Hindi lang ako, kundi kasali po dito ang mga matatandang loyalista na laging kasama diyan, na laging sumasama kay Bongbong doon sa COMELEC sa harap. Remember, Nanay Rosita, isa sa dyan sa nagsisisigaw na bilangin na ipat na, you know, bigyan ng hustisya si Bongbong noong 2016 election dahil inilaban natin na nanalo siya during that election. Dahil may mga lumabas na mga ebidensya na may nilagyan ng isda, nilagyan ng sigarilyo at kung ano-ano pa. Isa si Glenn Chong doon sa mga lumaban kasama ako, kasama kayo at na patay pa nga ang bodyguard ni Attorney Glenn Chong na kaibigan ko din na si Richard Santillan. Kaya I will tell you everything kaya, na nalalaman ko. The si first Glenn time Chong na nalalaman ko si Attorney Glenn daw siya. Chong sa lawag nung ikinasal ang anak ni Manang Amy Marcos. Okay, that was 2017, November 25. Kung tama ang pagka-remember ko, November 25 ang kasal. Doon ko siya unang na-meet personally. Chika ng konti kasi magkatabi yung table namin pero hindi pa masyado nag-click talaga yung aming damdamin sa isa't isa bilang magkaibigan. Diba? Hi, hello, chuchu, ganun lang. So hanggang sa one day, isang araw, that was 2017. So, you know, hi, exchange of hi, never come. Hindi nga kami nag-chat ni Attorney Glenn. So, 2017, so tuloy-tuloy na bakbakan sa social media, bakbakan natin ang kabila, ang mga liberal party, si Lenny, ayaw natin tigilan si Lenny. Nagsinasabi natin, si Lenny ay ganito, ay ganyan, ganun, di ba? Nagsanib pwersa tayo para durugin siya ng bonggang-bongga dahil sinasabi na si Lenny ay nandaya, da-da-da-da-da-da, at naniniwala tayo doon. Alright? Pero sa ngayon, lahat sila mandaraya. Okay, moving sa ngayon, forward. Mandaraya na si Marcos ngayon. Nung umuwi ako ng Pilipinas, lumabas ng mga 2017, di ba, November, bumalik uli ako. I think that was August. 2018, mga palangga. Umuwi na ako kasi feel ko, you know, I'm feeling rich, you know? So, umuwi ako para lang mag-emote-emote, di ba? Magpa-cute sa mga classmates ko, mga ganyan, visiting my friends, family, and chuchubels, mga ganon. So, umuwi ako,
Never ako, eh, kasi ito ako mga palangga. Kaya dun sa mga losers, sa mga dugyot na kailangan isiksik ang sarili nila, eto ako darling, ito ako yabang. Yabang ka na natin, panganebuso natin lahat ng yabang natin tira sa katawan natin. Never ever ako mag-message sa politiko, hi sir, pwede ba tayo magkita chuchu? Ay ma'am, I want to visit dadadadadadadad, mga ganun-ganun. So ako, I just go on sa aking mga itineraries during that time, 2018, August yun, tama, August, yes. So hanggang nag-emote, alam ko na anong ginawa ko doon, may mission pala ako doon palangga, nakalimutan ko na yung mga charity ko. Di ba? Pumunta ako sa mga hospital, sa children's hospital, I think. May mga pinuntahan ako, namigay ako ng pera, syempre mayaman ako, mayaman sa utak. Di ba? Remember that? I gave people, mga bata doon sa children's hospital. Kahit hanapin niyo sa old channel ko sa Maharlika. Babalik na tayo sa Maharlika, malapit na. So nakikita niyo dyan, namigay ako 300, 500 pesos sa mga pasyente. Nakita ko, dikit-dikit yung mga tao. Ito, inaano ko sa inyo yung, what you call it, ang anatomy ng kwento ni Attorney Glenn siya kung paano kami nag-meet. So that was 2018. Kasi importante itong moment na ito, yung event, ay yung moment ng 2018. So ako, ginawa ko lang yung gusto kong gawin kasi mayroon tayong pinuntahan na bata na sad to say na ano na nga eh, na nawala na yung batang yun na tinulungan natin sa ospital, namigay ako ng candy, chocolate, ganun lang naman ang kaligayahan ng lola mo. So nakita ngayon yon ni France Imperial at ni Bulldog. Yung tawag ni Lisa yun eh. Kaya ni Rose, eh, Mercado, di ba? Bulldog ang tawag ni Lisa ko. Nag-aaway-away na siya. So nakita ng staff ni BBM at ni Lisa na nasa Pilipinas ako. So I never texted them na, hi, yut-yut-yut-yut. I don't give a damn. Hindi ako nagsisip-sip na ganyan. So sabi si Mar, sabi niya, Marlika, kailan ka dadalaw dito sa opisina? Da-da-da-da-da-da-da. So syempre, para sa akin, it's an honor to be invited by now, the president sana, pero you know, naging kuting ng norte. So pumunta ako doon. 2018, meron pa nga akong bit-bit na tatlong sabit. Tatlong sabit doon na binol, na ngayon binoboljak-boljak nila ako na pinapalabas na sila pa yung invited, ako lang yung sabit. Can you freaking believe that? I don't trust anymore. You know, yung mga sumasabit-sabit na mga jutang dinina. Ako yung in-invite, ako pa na pagbintangan, ako lang ang sabit. May mga ganon. Kaya I learned so much in this political world na ginagamit yes, ka. Tama. Nakisabit sa'yo. Magaling, diba? Balik, magbaliktad. Ka, si kaya mahirap bang, magtiwala. Karamihan pa naman. Ako naman dahil by heart, ang personality ko, kung pwede ko kayo bitbitin lahat para sa pagtagumpay ng bayan o pagtagumpay nating lahat, bibitbitin ko kayo kung pwede lang. So I asked Franz, and the Bulldog, you know, pareho naman sila eh. Yung isa parang may-ari ng piggery. But anyway, yan ang mga France Undersecretary ni BBM dyan sa Office of the President and also business partner ni Michael Mana involved sa smuggling. See the connection, you know? Okay. Continue to Glenchong. So, nang inibatahan ako, may tatlo akong bit-bit na sabit. Okay. Kasi wala naman akong, ano, ako, I'm not the type of person palangga na nakikipagkompetensya ako. Ayoko nang sabihin, ay, hindi ko ito isasama kasi baka masapawan ako, chuchong ganyan. Never ko inisip yan. Basta ako, go lang, chill-chill lang. Coffee-coffee, ek-ek-ek-ek. So, ayun na nga. So, napunta na ako sa opisina ni Bongbong at ni Lisa dito sa may malapit sa Manila Bay. Tama ba? Alright. So, nung pumunta ako, doon ko nakita si Attorney Glenn Chong at saka si Richard Santillan. Si Attorney Glenn Chong for the second time around. So doon, chika-chika, ano yan? Lagi sila pala pumupunta si doon. Si Attorney Glenn Chong noon. Meeting with talaga, Lisa and the Bongbong. Kasi, full support, you know, yan sa Marcos. I believe, during, not I believe, huwag nang I believe. I'm certain na katulong, katuwang si Attorney Glenn Chong na mag-file ng mga cases or, you know, advisory ba siya or whatever para dito sa laban sa electoral protest. Ayun. Para sa electoral protest, dadadada. Ako naman, kasi nga sabi ko, I feel honored na naimbitahan ako ni Bongbong at ni Liza Smugg. So ako, nadudun lang ako, chika-chika. You know, ganito na naman, cool lang naman ako eh. Di ba? Hindi masyadong malalim, hindi rin masyadong mababaw. Pakapake pa lang, ganyan-ganyan, dramatization, di ba? So, chika-chika, may picture kami niyan, di ba? Dramatization. So, during that time, ang mga pinag-uusapan namin,
si Noy Noy, buhay pa noon eh. Kung ano-ano mga anek, laban sa mga dilawan, ano ba gagawin natin? Eh, you know, tuloy lang natin yung mga vlog, da-da-da-da-da. Si Atty. Glenn Chong, tuloy lang din ang pakikipaglaban sa Smartmatic. Hanggang sa 2018 yata namatay si Richard, di ba? Yeah, I think 2018 namatay si Richard. That's December, that the same year. Dahil sa pakikipaglaban ni Atty. Glenn Chong sa Smartmatic. At based sa constant communication namin sa group, chat-chat, da-da-da-da-da, ang destination namin, di ba? Yung aming alignment to make BBM win sa electoral protest. Okay? So, nagsisend si Lisa sa akin ng mga link, da-da-da-da-da. Minsan, ang haba-haba pa ng link, galing sa korte. Minsan, di ko natatouch kasi syempre, busy ako, busy woman, you know? Hindi ko na nababasa yung jutang jini ng article, di ba, nako abogado. Minsan, 50 pages na article. Uubusin ko lang yung buong araw ko just to read about that. So, mga ganun. So, yung tinatakal ko lang sa Smartmatic issue, yung kaya ko lang arukin. Kasi, yung si Glenn Chong yan, nagbabasa yan ng libo-libong pages eh. I'm not Glenn Chong, you know. So anyway, dun ko nakilala si Atty. Glenn Chong. Nakatuwang siya sa Smartmatic. So but prior to the winning of Bongbong, kung tama ang pagkaintindi ko, kasi may yun, nag-usap-usap naman kami dyan sa group chat, na ang alam ko lang ha, ipinangako, pinangakuan ni BBM at ni Lisa, pala ni BBM. Si Atty. Glenn Chong, na kapag nanalo siya, ay uupo siya sa COMELEC para ma-straighten up o maisaayos ang mga pandaraya sa election. Oh, ayun. I remember nung sinabi ni Lisa Smag sa akin, through text or through voice, you know? Hindi ko na, kasi 48 years ago na yun palangga eh. Long time ago na yun. Sometime in 2019 siguro. Kasi nag-uusap yan, paglasing yun, hello Marlica, we're here in Dubai, for your eyes only, huh? Mga ganun yan eh. Send mga pictures ng travel niya and everything. That was before. Ako naman, taga-receive lang. So going back sa istorya, may mga pagkakataon na sinasabi, 2019, na sinasabi ni Lisa sa akin na kailangan maging vigilant tayo talaga tungkol dito sa dayaan sa eleksyon. Kasi ako naman nag-aayon kasi akala ko nasa tamang direction kami. Kasi when you say, if you're naive, if you're just for the Filipino, for the future of the Filipino, syempre, anong isipin mo? Tama, dapat lumaban tayo sa patas na eleksyon, mano-manong chuchu-chuchu, walang dayaan, kasi kawawa naman yung future ng Pilipinas para magkaroon tayo ng mga politiko o mahalal na politiko na talagang ibinoto ng bayan, hindi ng Smartmatic. Yun yung goal namin during that time. Kaya naman ako, tuwing may issue sa electoral protest, nakita nyo naman, balikan nyo yung mga video ko, nandyan ako, nakipag-akbakan talaga kasi I want an honest election. Tapos meron pa nga sinasabi si Lisa noon sa group na kesyo gagamitin daw. Ito, todo na natin. Kailangan mag-ingay kasi gagamitin ni Bongo. Oh, Lisa, ha? Bongo, ha? Nasali ka si Bongo. Sinasabi niya na gagamitin ni Bongo at ni Duterte ang Smartmatic. Uh-huh. Kaya naman ako, talagang syempre, ano ka kay PRRD, ha? Kasi supportan ko si Pangulong Duterte. Ayoko nung gagamitin natin uli yung Smartmatic sa pandaraya kasi ang pinaglalaban ko, putangina, honest election. Tapos, yung susuportahan kong Bongo at Duterte, sila ang gagamit. Yun po yung mga istorya, maaaring ngayon yung lang narinig. Magaling mag-ano ng istorya pala si Lisa kasi ngayon ang ginagawa, yun ang ginagawa nila. Sa loob nila sa akin, then binoboljak ko si Bongo at si Pangulong Duterte, ganyan-ganyan, kung ano man yung mga kapalpakan nila, but we're still friends. Ngayon, alam nila yun, nasusubaybayan nila yung post. So sabi ko, may mga group chat pa kami, sabi ko, kung gagawin ni Bongo at ni Duterte yun, ay magnangangabels talaga ako. Kasi I'm fighting for the clean and honest election. Yun ang sabi ni Lisa. Yun pala, Atty. Glenn Chong, ikaw sumagot dito. Wala naman ako doon ng March. Atty. Glenn Chong, magsalita ka na. Anong nangyayari? Diba? Yun pala, si Lisa ba? Si Bongbong ang gumamit. Oo. Oh. Sila so, wala tayong pinagkaiba kung sinasabing si Lenny ay Mandaraya at ang mga accomplices niya o sino pa mga, si Gloria, lahat kayo na politiko. So ngayon, si Lisa at saka si Bongbong walang pinagkaiba.
whether yes, si Bongbong ay sure win na marami talagang nagsuporta sa kanya. Diba? Ako kasi naniniwala ako na nanalo talaga si Bongbong. Pero kung ginamit natin ang Smartmatic, kasi sabi ni Glenn Chong, I know what you did last summer. Kung ginamit ni Lisa, Smugs, at ni Bongbong ang Smartmatic and the rest of the gang, kahit nanalo siya, paglabag yan sa konstitusyon, kahit nagnakaw ka lang ng isa, dalawa, di ba, kahit kalahating boto, wala naman kalahating boto, no? Kahit isang boto, di ba, yan ay pagnanakaw ng boto. At yan ang hindi ko susuportahan. Kaya nga binoljak-boljak ko, yung mga DDS, you know, Marcos na mga palangga ko, kung nakaka-follow kayo sa akin, sinasabi ko yun, na hindi natin pwede gamitin itong Smartmatic na ito. Hindi porque 30 follower tayo o 30 supporters tayo, eh, gagawin natin yung pagnanakaw ng boto o pakikisabwata ng Smartmatic doon sa nakaraang administrasyon dahil yun ang accusation natin sa kanila, eh. Diba? Doon sa electoral protest. Kaya sa mga talagang nakafollow, nakita nyo yung pakikipagbakbakan ko. Pero gusto kong linawin sa inyo na hindi ako inot na never ako naging tuta ni Liza. Si Taning yan ang tuta niya. Kasi kahit sendan niya ako ng sandamakmak na jutang jini ng mga papel na yan, mga resolution, eklabus, galing sa korte, sabi ko, ito, sabi ko sa loob-loob ko, ito na naman ito, sabi ko, tanga na kahaba-haba ng papel na ito, hindi ko to kayang basahin. I don't have time for that. So, hindi ko tinatouch yun. Una-una, hindi niya ako bayad. Hindi porque sisendan niya ako ng 50 pages, magtalak-talak na ako. No, I have my life here, enjoying my life with my family, my apo, you know. So, yun po yung kwento. Tapos ngayon, ano pa ba ang mga nakalimutan? Tanong nga kayo, baka may nakalimutan ba ako mga kwento sa buhay ba? Mga ano? Umalis na daw yung mga stress dito sa page ko. Oo, matulog na kayo, kaya minom kayo ng gamot. Kaya siya na nasimib dahil kay Sara Duterte. Mataas pa ang boto ni Sara kaysa kay BBM, sabi ni Annabel Fernandez. Yun nga. Dahil kay Sara, kaya na nanalo si BBM. Baka tinapatan lang si Sara. Pero ang sasagot niyan, kasi si Glenn Chong ang nag-post niya ng I Know What You Did Last Summer. Di ba? There is a meaning okay about that. Ito, revelation. Yan, ang revelation. Never tayo nagsinungaling dito palang ka. Nung na-dismaya talaga ako, ayong magpaka-plastic sa inyo, Jotang Jelina. The last time na nakausap ko si Glenn Chong, si Atty. Glenn Chong, noong inauguration. Okay? Inauguration, magkatabi kami doon sa inauguration ni BBM. So ngayon, siyempre, usap-usap. Sabi ko, Atty. Glenn Chong, congratulations. Sabi ko, nanalo tayo. Alam mo, full of hope talaga ako, mga palangga. Sabi ko, nanalo tayo. Sabi ko, at least magkakaroon na tayo ng clean and honest election kapag nailagay ka ni Bongbong sa COMELEC. Dadadadada. Sabi ko, pinangakuan pala si Glenn Chong na ibulagay sa COMELEC. Sabi ko, makaka-elect na tayo ng mga bagets. Sana na tinuloy yun. Mabait naman si Atty. Glenn Chong. Para ipapagandahin ang Pilipinas. Hacho, sabi ko, ako nandito lang ako sa likod ninyo, nandito lang ako kay BBF, gano, lahat ng mga magandang projects, sabi ko, you know, sana tutulong si ako kung anong kaya ko sa pamamagitan ng bunganga ko. Pero, alam mo na, pwede kong maitulong, wala kasi ayaw ni Liza na ang nakaupo. So anyway, yun ang mga wishes ko sa kanya. Gusto ni Liza ang nakaupo ay mga tuwali. That was the last time, tapos ay kasi busy sa kasi siya. Up to this day, kaya hindi siya magsado nagpo-post, for sure. Busy siya sa case ni Richard Santillan, yung murder case. Ang kalaban niya, yung mga general, di ba, na mga polis na sangkot doon, na binayaran ng Smartmatic, da-da-da-da-da-da-da. So talagang nagtatanong ako lagi, sabi ko, kailan ka ba mapupunta sa COMELEC? Hindi man siya nagsagot, siguro wala pa siyang maisagot, da-da-da-da-da. Hanggang sa, sabi ko nga, gusto ko magpaka-honest sa inyo. Pinost ko, ay tinext ko si Lisa. Okay, tinext ko si Lisa Smugs. Lisa ano Smugs. Ah, ganda na ng apelido ni Lisa ngayon. Tinext ko ka Lisa na. Smugs. Smugglers, protector daw. Iba, binuran niya na eh. Yung message sila. Ano? Sinipuntuloy ako. Wow. Yung, ano? Really? Kanina yung message na yung ala, binuran niya ng mga bakuling. Di ba kanina nagbasa ako ng message sa inyo? Yung pinakita ko sa inyo, wala na dito. No, binura na ni Lisa. Wala na. 2021 na lang. Goodbye. Pero na-save ko na lahat yun. See that? Ayan, no? Ayan mga post niya sa mga sinisend niya sa akin, no?
Merry Christmas, chuchuchu. 2026, di ba pinakita ko sa inyo? Ayan, no? 2021, ah. Kanina nag-vlog ako, burado na. Ikaw na pinundaga tong ahas na to. Putang yan. Ay, papakita ko sana sa inyo, pero may reserva yun. Teka, may reserva yun. Hanapin natin yung reserva natin, ha? Ang message ko kay Hitad. Okay, tingnan natin mga Hitad ang message kaya ko. Kaya pala, di nila nilagay siguro si Attorney Glenn Chong. Kasi si Attorney Glenn Chong natakot mabait. Ayaw niya sa kalukuhan dyan sa Comelec. Kaya oh, siguro hindi ina-appoint ni okay. BBM okay, at ni Lisa. Wala na ako makita. Dahil ang gusto nilang June, i-appoint sa Comelec ay mga June tiwali. 22. Oh my God. Ang gusto nila ngayon, June ang nakaupo, 22. Ay mga sindikato nila. Pero nasa recording ko yan. Yun so anyway, yung content yun ng ano ko, I think that was, kung hindi ako nagkakamali, minessage ko siya September last year. Sabi ko, kumusta ka na Hitad? My super duper friend, BFF Chuchu. No, hindi sabi BFF. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, I thought, sabi ko sa kanya, iupo nyo si Glenn Chong. Kasi kasama natin siya, di ba, sa Smartmatic, nakikipaglaban tayo. At alam ko naman na pinangako yung pwesto, na pinakako nila na isa na maging katuwang si Attorney Glenn Chong sa Comelec. So sinisingil ko lang siya ng utang niya, di ba? As a supporter. Kasi sabi ko sa kanya, sabi ko, bakit nag-aantay ako ng declaration o ng pronouncement na maupo si Glenn Chong sa Comelec? Bakit sabi ko wala pa? Ano nangyari, madam? Chuchuchu, akala ko ba magkakampi tayo? Akala ko ba magkasama tayo sa Clean and Honest election? Bakit wala pa siya sa Comelec? Kasi he is fit to that position. Yeah, correct. He is fit I to agree that agency. Kasi nag-wish na nabuhay yung, ano, ano niya, yung siya talaga ang you know, bagay kanyang, sa si Attorney Glenn Chong sa Comelec. Naubos na rin yung kanyang talino at oras doon sa pakikipaglaban kay BBM dahil nagharap pa siya sa Senate hearing. Isa siya sa mga araw-araw na ginawa ng Diyos. Loyalista talaga si Attorney Glenn Chong. Tapos ngayon, pinatrydor. Kaya, amiga ni Lenny, sa lahat sa oposisyon, para mabilang yung boto ni BBM. Ni Bongbong sa electoral protest. So kaya naisip-isip ko, itong mga nilabas ni Attorney Glenn Chong, I know what you did last summer, napuno na ang salok. Ngayon, recently na tinatrydor siya ni Brutus. Tinatrydor so, na siya. So ang analysis ko dito, ang tumrydor dito, hindi lang si Lisa. The rest of the gang. Of course. Kaya mahirap magtiwala. Ano? Buti na lang, wala akong kaibigan. Yun talaga ang buti totoo. Buti na lang na dyan kayong lahat, mga palangga. Oh, so okay. Anyway, hanggang dito na lang muna. Yun lang ang iparirinig ko sa inyo about Glenn Chong. Pinangakuan pala si Glenn Chong ni BBM. Dahil si BBM pala malaking tulong niya noon kay BBM noong panahon ng electoral protest nila, pati si Maharlika kasama doon. Kaya nga namatay yung bodyguard ni Attorney Glenn Chong na si Richard Santillan dahil diyan sa pakipaglaban niya sa Smartmatic. Tapos pinangakoan ni BBM pag mananalo si BBM, ilagay niya si Attorney Glenn Chong sa Comelec. Anyway, maganda naman talaga, mabait naman talaga si Attorney Glenn Chong. Mas bagay si Attorney Glenn Chong kung siya yung pinaupo sa Comelec ngayon. Pero kaso, si Lisa Smugs, siya ang humahawak sa mga appointee, position for sale daw, sabi ni Maharlika, kailangan magbigay ka ng pera bago ka ipaupo sa position. Yun, position for sale. Nagbibinta ng position pala si Lisa Smugs. Talagang sakim kang buntiakon ka na babae ka, Lisa, ha? Bruha ka talaga. Yun pala. Kaya pala yung pagpo-post ni Attorney Glenn Chong na I know what you did last summer. Parang pinipitikan niya na si pinaparinggan niya na ang tatamaan niya, ang sasabog. Yun. Sana Attorney Glenn Chong sasabog ka na at magsasalita ka na. Hihintayin ko yung revelation mo about sa Smartmatic. Kung totoo ba talagang nananalo si BBM or manipulado ni Liza Araneta yan doon sa loob. Hanggang dito na lang at salamat sa lahat. Salamat sa
panonood sa video na ito. Magandang araw. Ingat kayong lahat. God bless.